Ayan, kamusta dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Hindi tayo makapag-review ng kung ano-ano mga video ngayon. Dahil alam niyo naman ng mga nagaganap. At sana okay lang kayo dyan sa mga bahay nyo, mga mahal nyo sa buhay. Sana nasa mabuti kayong kalagayan at lagi kayo naghuhugas ng kamay, hindi naglalabas-labas. At sa ngayon, panood-nood lang tayo ng mga video-video, tsaka pahugas-hugas ng mga kotse natin, no? Marami nagtatanong kung kailan daw tayo maglalabas ng bagong review. At dahil hindi nga tayo makaporma masyado, hintayin muna nating bumuti-buti ang mga kondisyon na nagaganap sa atin. Pero sa ngayon, sasagutin na lang natin ang mga tanong nyo na pinapadala nyo sa aking Facebook. Sa abot nating makakaya. Konti lang alam natin, ano? Siyempre, add nyo ako sa Facebook, no? Tapos doon kayo magtanong. Yan. Ito, from Spadeum. Tanong niya, Papi Ramon, sobrang na-inspired ako sa build ng Evo 3 mo. Halos 3 times a week ko na siya pinapanood. Oy, salamat ha. Kinakabisado ko yung mga build mo. Sobrang nakaka-inspire yung mga vlogs mo, sir. Magtatanong lang po ako. I'm planning to convert my Lancer 95 GLXi to Evo 3. Any considerations before I start this project? Enlighten me, sir. Patulong po. Maraming salamat. More vlogs to come. God bless. Stay safe. Thank you, Papi. Spadeum, salamat sa tanong mo. Ito, kaya kong sagutin to kasi syempre nga pinagdaanan ko. No? Ang mga considerations dyan, syempre unang-una, budget. Kasi medyo magastos ang pagbuo ng ganyang project. Just like any other project car. Pangalawa, yung tenga time ng kotse mo. Medyo matagal-tagal gawin yan. Sana meron kang ibang daily driver na pwedeng gamitin. Tapos, dapat may mga source ka ng parts. At the same time, yung mekaniko mo, best friend mo. Kasi so, sobrang komplikado nung gagawin. Punta ka ng punta doon, baka makulitan siya sa'yo. Tsaka sana napagkakatiwalaan mo siya. Dapat, syempre, alam niya kung ano yung ginagawa niya. Kasi, kala ko din dati, bolt on lahat, itutornilyo lang lahat ng mga parts nung Evo dun sa Lancer na ordinary, tapos mabubuo na siya. Hindi siya bolt on. May mga conversion din. Proseso ng pag-e-Evo swap, Evo swap na ganyan. Kasi, alam naman sa Pilipinas, gusto mo magkaroon ng Evo, ang mga pwede mong gawin, number one, maghanap ka ng original left-hand drive na Evo. Yun lang, rare, mahal, at kung meron kang may-ari na kakilala na may ganon, hindi niya malamang binibenta yun. Lumabas naman sa Pilipinas yung Evo, pero limited numbers lang. As in, sobrang limited, yung mga yayamanin lang ang nakabili noong mga panahon na yun. Tapos ewan ko lang kung ilan lang nagsusurvive ngayon. Tapos kung meron man nagsusurvive, nakatago, tapos hindi na nila binibenta yun, no? Unless nalulung siya sa masamang bisyo, o kailangan talaga niyang pakawalan, or love na love ka niya, kaya niya gusto sa'yo ibigay, which is sobrang rare. At warning, no budget meal. Medyo mahal ang mga bilihan ng ganyan. Pangalawa, pwede kang bumili ng imported from Japan, JDM number 1, pinadaan sa mga Port Irene, sa Subic, ganyan. Tapos i-convert yung right-hand drive to left-hand drive. Ganon, no? So, yun. Dahil sarado na rin yung Port Irene, medyo parer na ng parer din yung mga ganong klaseng Evo. Ang kinaganda nun, sinasabi nila, yung flooring, buong-buo, no? Tapos konti lang yung mga nawawalang mga features siguro sa conversion ng left to right. Pero yon medyo rare din kung may mahanap ka. Pangatlong option, bumili ka ng half cut, kasi yung mga chop-chop. Yung buong kotse talaga. Tapos
isa-swap mo sa donor car na local GLXI na katulad ng meron ka. So whether pizza pie or itlog, ini-assume natin na kumpleto yan, tapos ikabit mo lahat sa local. Pang-apat na option, kung meron kang Lancer na local, di ba? Bibili ka ng pyesa na paisa-isa. Tapos dahan-dahan magiging Evo na yan. Yun eh matagal. Mura yung pagpasok doon kasi syempre dahan-dahan. Parang installment siya. Hindi isang bagsakan katulad ng pagbili mo ng buong super mahal. Pero sa tingin ko in totality mas malaki yung aabutin mo kung gusto mo ng matinong Evo na binuo mo ng dahan-dahan ng paisa-isa. At tsaka yung mga Evo snubs mahuhusgahan ka kasi syempre inassemble, assembolution, ganon. Yung sa akin, nandun sa third option, yung tipong bumili ko ng half cut, tapos lahat yun, sinalpa ko dun sa Lancer EL ko. Ganun. Well, actually, nagsimula dun sa papyasa-pyasa, pero syempre, nainip na ako, nabigyan ako ng pagkakataon na makabili ng kalahati, nilagay ko na lahat dun. So, yun ang nabuo. No? So, pakita ko nga, may time visual aids dyan. Ano? Trust the process, kumbaga. So, kwento ko lang, no? So ito yung Lancer ko nagsimula na ganyan, no? Matino naman, 1.8 turbo yung makina, no? Tapos syempre naiinip na ako ganoon sa parang nabibitin ako sa powers nung 1.8 GSR kasi alam mo naman, power absolutely corrupts. Yan. So 1.8 mabilis sa simula. Pero pag bandang dulo, nakakabitin na. Parang yung makinang yan, no? So, sabi ko, Evo na natin. Para ano na? Matigil ng kabaliwang ito. May half cut. Nung mga bandang 2010-2011, hindi pa kamaha. Well, mas mura kasi kaysa ngayon, ha? Tsaka meron. Yun ang labanan dun. Kasi ngayon, halos sobrang rare pups na. Mas common pa yung mga Lancer na ano, na Evo 789. Siyempre yan, no? Engine swap yan, tinanggal yung makina. Kung iisa-isahin mo naman, ang suggestion ko, ang order, kung bubuo ka ng Evo, siyempre body kit una, no? Para porma ka agad. Yan, dahil loko lang. Ihuli mo na yung body kit. Isipin mo na yung body kit. Ang isipin mo muna, kung magbubuo ka pa isa-isa, suggestion ko, yung mga nahahawakan mo kagad. So yan, no? Manibela, ship knob, ganyan, kung kaya mo upuan yung gauge, yung interior, bali yung interior para nafi-feel mo mas upper trim. Tapos ng interior, pangalawa, wheels and tires. So, maglalaki ka ng wheels and tires. Ang problema kasi, yung GLXI mo, PCD 100 yung brakes. So, pag magmamags ka, ang pinakamaliit na pwede mong gamitin sa Evo 3, 15 inches. Tapos, PCD 114. So, antimano, pag magpapalit ka ng preno, papalitan mo din yung mags mo. Isasabay-sabay mo na yun, ano? Pero ang okay doon, mas magiging safe yung kotse mo, tapos mararamdaman mo kahit na yung makina mo, hindi kalakasan. Pag malakas yung preno mo, mas masarap pa rin i-drive. Tsaka pakiramdam mo mas safe. Siguro sabay-sabay mo na preno tsaka mags, no? Pag sinabing preno, upgrade mo lahat ng preno mo. Tapos nun, to stage 3, kumbaga stage 3, suspension. Yung suspension ng Evo, parang mas pina-wide yung ano eh, ba yun, track. Parang mas malapad siya sa normal na Lancer. Pansin mo, iba yung tindig. Kapag binadikit mo lang, parang nakapaloob yung, ano, yung mga gulong. So yung Evo, parang mas pinalabas niya yung mga gulong na ganun. Tapos mas pinahaba niya ng konting-konte yung wheelbase mo, mga 5mm. Kaya minsan medyo pagka naka-body kit, parang naka-atras na ganun pagka hindi pang Evo yung body kit mo eh, di ba? Yan, wider, stiffer, ganyan. Okay, so yun. Coilover, pwede rin. Engine tsaka cooling. Yan. Huwag mo kakalimutan yung mga wear and tear parts. Yung mga engine support,
Yung mga gasket, valve seal, piston ring, timing belt, yung mga ganyan ba? Pwede rin wag na, pero bahala ka, ikaw din sa sakit ulo, tandaan mo, matanda na yung kotse mo. Tapos, exhaust system, yung mga tambucho mo, tsaka piping. Yung mga tipong 2.5 o 3 inches, yan, mga magaganda yung mga ganyan. Yung cooling, importante rin, syempre, baka yung radiator mo. Kasi uminit, mas mabilis uminit yung turbo eh, no? Kaya, yung, pansin nyo yung mga Evo, may, ano, may mga vent sa harap. Kasi, singawan yan ng init. Kaya, tingnan mo, pag nakapark yung Evo mo, parang nararamdaman mo, parang... Ayan, susunod, fuel system. Yung fuel system mo, sisiguraduhin mo match dun sa engine mo. Yung sa Evo, iba yung fuel tank niya. Kasi nakaready siya pang 4-wheel drive. Yung may parang saddle na ganun. Kasi dun tumatagos yung ano eh, yung drive shaft. Tapos, fuel pump, fuel pressure regulator, iba. Tapos, syempre, mga injectors. Sabay mo na rin palinis yung mga linya. Tapos, siguruhin mo matibay. Kasi, minsan nagka-crack na yan eh, sa kalumaan. Tandaan mo, mga kotse natin, 1995 pa yan. Mas matanda pa sa mga jowa natin yan. Yan, tapos susunod na dyan yung all-wheel drive system. Yan ang kalaban natin, ayan na. Habol, 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 habol. Well, pwede ka naman mag front-wheel drive lang. Pero sana meron kang LSD. Yung front-wheel drive, pwede, pwede naman. Pero mas, parang ang daming sayang na power eh, pagka front-wheel drive eh. Kung yung all-wheel drive mo din pala, humanda ka na makitang masaktan na nilalagari yung trunk mo. Kasi masakit talaga makita na parang binubutas para ikabit yung hardware ng all-wheel drive dun sa likod. Dati nag-ano ako, 1.8 turbo. Yung 1.8 turbo, front-wheel drive lang. Puro wheel spin sa simula. Pero okay naman, pang daily driving. Pero pagka kalaban mo na yung mga Honda, iwan-iwan ka kasi syempre, mabilis silang to make up eh. Sa dulo pa nila nakukuha yung mga torque nila. Ikaw, maaga kasi turbo-turbo ka. So, di ka man nanalo sa kanila. Kaya importante talaga 4-wheel drive. Yan, lalo na pagka 4G, 63T ka. Yung clutch, importante rin yan. So, kailangan mo yung medyo performance clutch dahil malakas sa torque yung makina na yan. Yung mga axle, i-check mo kung okay pa yung mga boot. Uulitin ko, yung mga binibili mo, mga surplus yan. Medyo may kalumaan na, 20, 25 years old na. Kaya inaasahan mo yung mga wear and tear parts dyan, kailangan mong palitan. Yan, body rigidity. Yung sa akin, nilagyan ng mga dagdag na mga parang sapi-sapi yung body. Tapos may mga strut bar, lower arm bar. Kung anong bar ang pwedeng ilagay, ilagay mo na. JDM number 1. Kita mo ba, nababasa mo ba yan? Cusco. Ha? More sports requires advanced technique and perfect durability. Oh. Alyan, yun mga JDM. Kabit natin din sa Evo 3 natin. Ha? Bolt on. Hook. Dun eh. Hindi, eto lang. No? Tama. Eto, tanggalin na to. Hindi kailangan to. Strut bar. More important terms. Kailangan patigasin yung kaha mo, yung local na kaha natin. Siyempre, assembolution nga lang eh, di ba? Patigasin mo na lang konti. Tapos, dun mo na ilagay yung body kit. Body kit, tsaka yung mga decal-decal na pampatotoo. No? So, yun. At siyempre, higit sa lahat, magtira ka ng pera na pang maintenance tsaka pang gasolina. Tandaan mo pagka naka-Evo ka na, papalitan mo yung spark plug, yung mga filter, yung mga langis. Tapos pag all-wheel drive ka na, may differential oil, may gear oil. Tapos pag may LSD ka, iba na naman yung langis nun. Okay, mas regular, ganun. Huwag mong tipidin yung gulong, yung brake pad, yung langis. So, sa madaling salita, yun, yung gasolina pa pala. No? Tandaan mo, hindi na GLXI yan. Medyo mas malakas na sa gas yan. Yung sa akin, mga 5 to 6 kilometers per liter. Ganon. Mabait ka na nun, ha? Well, actually, mabait o hindi mabait. 5 to 6 kilometers per liter talaga siya. Ganon, no? So, yun. Nasa iyo kung buo yung loob mo. Kung buo din yung bulsa mo. Tsaka, suportado ka ng mga kaibigan, ng mga mahal mo sa buhay. At ng mekaniko mo sa pinagagawa mo.
O yun, tapos pag matino na umandar, yung tipong nakakaabot ka na ng Baguio na hindi ka titirik, yun, dun muna papugiin. Yun, unless bumili ka ng original, hindi talaga Evo as in original yung Lancer mo. Pero dahil yun nga, in-evolve mo, edi evolution na rin yan in its own right. Ang mahalaga eh, nag-enjoy ka sa proseso, tsaka masaya ka sa na-achieve mo. Ayan, pagkatapos ng lahat, enjoyin mo syempre. Ayan, no? So yun ang ating question of the day. No? So padala pa kayo ng tanong doon sa Facebook natin, tatry ko sagutin. Ayon, ayos ba? Sige, till next time. Thank you.